Okay lang ba na chop suey or iba-iba ang panggilid ng NMAX ko? Sa video na to, i-share natin ang experience ko. Kaya tara, let's go! I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm burned in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If this shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. What's up? Throttle PHI here. So punta tayo sa Quad Cycle sa Binyan para magpa-CVT cleaning at magpakabit ng RS8 parts. Let's go! Got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Hey guys, what's up? So, nandito tayo ngayon sa Pot Cycle ulit. Papa-CVT cleaning tayo kay Toothless. Aside from that, yung backplate natin, papalitan natin ng RS8, pati yung slider, tsaka yung lock nut. Check rin natin kung palitin na yung air filter, tsaka yung belt nung NMAX 155 natin. So, tara, samahan nyo ako. Pamper natin si Toothless this day. Short recap lang guys, nung last na CVT cleaning natin and parts change is nagpa-upgrade din tayo ng RS8. Kung gusto mo makita yung video na yan, click mo lang yung link sa taas. Fast forward to today, here's a quick rundown ng current CVT parts natin. MTRT front pulley, RS8 light clutch assembly, RS8 light clutch bell, RS8 clutch spring, RS8 center spring, stock Yamaha belt, stock Yamaha torque drive, stock Yamaha backplate na i-upgrade natin to RS8, stock Yamaha slider na i-upgrade din natin to RS8, and stock front and rear nut to be upgraded to RS8 din. Yan, so may mga dala na rin akong gamit. May dala akong belt. May dala akong air filter na bago. So, genuine Yamaha yan pareha. Pareho. Mag-change all rin tayo. Yamaha lube pa rin ang gamit natin. Up to this point. Pati gear oil. And then... Yan, yung backplate natin, gagawin nating RS8. Yung sliders natin, RS8 rin. Saka yung lock nut. And yung nut natin, gagamitin din natin ng thread lock. RS8 din. Okay, so ito yung RS8 na bell natin. So as you can see, okay pa yung groove sa loob. Madumi lang talaga. So, kailangan talaga ng routine maintenance. So, ito yung itsura niya from the last time it was changed, no? Then, yung ating clutch housing assembly, tsaka yung lining natin. RS8 rin to, lightened version. So, ito na yung itsura niya ngayon, yung status niya ngayon from the last time it was checked or it was changed. So, kung sinusundan niya yung channel natin, sinabak na natin to sa endurance, 600 kilometers. So, okay pa yung lining, makapal pa guys. Yan. Pero air filter natin, sobrang dumi na. So ito yung stock na slider and stock na backplate. Papalitan natin ito. So, pansin nyo, medyo labo-labo yung CVT natin. Pero ang masasabi ko is mag-work naman siya basta tama ang pag-maintain and pag-tono. And if ever may mangyaring masama,
Well, i-share ko na lang dito sa video na to. And pwede rin kayong mag-comment guys kung ano yung mga recommended or best combination ng mga CVT parts natin na nag-work para sa inyo. Alright, so again, isang disclaimer lang na yung setup ko, this might work for me, this might work for others, and it might not work for someone else. But again, gusto lang natin i-share yung personal experience ko and with how I'm set up with my NMAX. So suggestion lang na, you know, if you wanna try playing around with your CVT parts and kung hindi ka naman expert, is please make sure that you have your trusted mechanic with you if you do certain upgrades or changes. Ang ultimate goal ko pa rin for my CVT is straight RS8 na sana. So in the near future, gagawin natin yan and i-share natin yung experience. Shoutout nga pala kay Kuya Russell sa pagtulong sa atin today, and syempre dito lang yan sa Poch Cycle Binyan. Alright, tapos na tayo magpalinis ng CVT para sa NMAX version 1 natin. So, shout out kay Kuya Russell sa pagtulong sa atin at paglinis ng CVT natin. Try rin natin i-test yung unit to check and see if there's any improvement. We'll try to do is we'll try to reach 100 kilometers per hour and check natin what's the fastest time na pwede ko siyang ma-achieve. I won't do the top speed na for personal reasons na rin and for safety reasons. Okay, so ito na nga, no guys, tapos na yung CVT cleaning natin and nawala na agad yung dragging and yung pag-vibrate masyado ng NMAX natin. Alam naman natin sa ano na sa mga NMAX user na common talaga yung dragging. Kailangan tutukan kasi of course, when you feel like your motorcycle is not performing well, 'di ba? Lalo na yung dragging issue, hindi natin na resolve. It can cause further damage sa motor mo. And yun, mas masakit sa ulo yun, no? Pag yung panggilid mo is wala na sa kondisyon, or it's not performing well, or worst of all, sira na. It might not only affect yung panggilid, but you know, the whole motorcycle itself. And when that happens, ang safety mo naman ang compromised. Napakahalaga ng preventive maintenance talaga, no? And as much as possible, do it on a regular basis. And especially if you feel na something is not right with your motorcycle or with your ride, pa-check na natin. Hanggang dito na lang muna guys. I hope you enjoyed this video. Kung nagustuhan mo, please paki-like, share, and subscribe. And this is ThrottlePHI na nagsasabi na mag-ingat ka lagi kasi dapat. Ride safe all the time. Peace out. See you on the next upload.
Oh.